Good morning, mga master. Today, cover natin yung pagbukas or pag-repair nitong aking Okuma Kabalya 5N. Ayan, 5N. Kasi kahapon, nung nag-fishing ako, nag-jigging ako, nasira yung ano niya, auto-reverse. So, pa nag-strike yung isda, bumabalik yung handle. Mapakita ko sa inyo. Ganito guys, oh. So, ito kasi, di ba ganito siya. So, kung ilalak ko siya, di ba, kumukuha siya, nagre-retrieve ng line. Ngayon, pag humila yung isda, hindi, ayan, oh, umiikot yung handle. Kasi hindi na kumakagat yung hindi kumakagat yung nanditong auto reverse. Ganun yung nangyari kahapon. Ayan o. Bumabalik siya. O. Dapat kasi hindi siya bumabalik ng ganun. Dapat laging clockwise lang siya. Clockwise. Ayan o. Sira. So malamang kailangan na nating linisan to. Ayan guys. Pakita ko sa inyo paano buksan. So, ang kakailanganin natin is Allen wrench or star. Phillips screw. Tsaka itong bungi-bungi na ano. Steel brush. Tapos meron tayong WD-40. Tapos meron tayong isang pangmalakasan rust remover. Patanggal ng mga asin-asin. Kasi meron siya mga build-up na asin. Tapos plies. Hindi natin masyadong kailangan. Tapos ito babad. Ibababad ko lang dito yung mga spare parts na maliliit. Ayan. Sige, buksan na natin. Walang kung anong size ito. Basta ito yun. So, ilang screw? Pati lang yan. 1, 2, 3. Tatlo lang pala ito. Tapos itong mga screw ng ano ng side lever. Ayan, ito tatlo. Sige, buksan na natin. Ito muna tatanggalin natin tatlong ito. Tatlong screw sa side lever. Tapos itong panghigpit nito ng drag. Ayan pala, hindi matanggal. Ayan. Tapos kailangan nyo siyang ingatan guys pag tatanggalin nyo to, kasi meron siya ditong bulitas na maliit dito guys, oh, sa loob, nandyan sa loob. Ayan, oh, nakikita nyo yung kumikislap niya. Ayan yung bulitas na ano, kailangan ingatan, baka malaglag. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Kasi nahuhulog yan. Natatanggal lang yan dyan. Ayan. Mahirap na, baka mawala. So, ayan, balik natin. Sana dyan lang siya. Ayan. Tapos tatlong screw. Isa lang yung size niya. Parehas lang yung magagamitin yung star screw.
Ayan guys. Tanggal nyo na siya. Ayan yung laman niya. Okay, set aside natin itong isa sa may spool. Ito yung kailangan natin tingnan. Kasi nandyan yung auto lock. Ito, nabubunot lang to guys. Ayan. So, madumi na. Hangin ang basahan. Tapos ito guys, so natatanggal lang yung anong yan. Ano? Kung kailangan yung linisan, tanggalan ng mga build up ng asin or grasa. Spray lang natin yan mamaya ng WD-40. Set aside. Ito guys yung ano, yung auto reverse niya. Nakikita niyo yan, dalawa yan. Sa dito, tapos meron pa diyang isa. Sa ilalim. Alternate silang gumagana. Kailangan lang nating linisan yan. Hop, tanggal yung screw. Meron pang isa. So, ayan. Phillips screw lang yan. Tigas ah. Yun. Side nyo. Pero ano lang yan guys, iba yung size nito dun sa ibang mga screw. So hindi kayo malilito. Linisan lang natin yan, may mga grasa-grasa. Yun, tanggal na. Ito guys yung sumasabit dun sa parang gear. Ganyan siya, papakita ko sa inyo. Linisan muna natin, tanggalan muna natin ang grasa para maanoksan yung functionality na explain na maayos. Ganito siya guys. Parang nakaipit lang ito kasi meron siyang ano, ayun o, parang dalawang yero. Stainless na yero. Nakaipit lang siya dito. Baliktad. Ganyan. Nakaipit lang siya dyan. Tapos sa kabila. Ganun naman. Nakaipit siya ng pasalong at dun sa gear. Kasi sumasabit siya ng ganun. Sumasabit. Yan. Pag umiikot, tapos sasabit lang siya dyan. Ganyan yung functionality niya. Ganyan. Paras dito sa kabilang side. Minsan pag hindi siya gumagana, ginagawa ko, hihigpitan ko tong dalawang gap na to. Itong gap na to dito. Hihigpitan ko siya. Ito. Para mas malakas yung kapit niya dun sa gear.
Kasi nahihila lang siya eh. Nahihila. Hinihila niya lang to. Gamit itong pangipit na to, hinihila niya yan. Kasi pag umiikot siya. Yan, soft side natin yan. Tapos linisan natin tong main, ano, main gear. Ito mabilis lang, ano, madali lang itong i-disassemble. Meron siyang screw na maliit dito sa labas. Yung plastic lang kasi siya eh. May takip lang siya dito ang plastic. Tigas, tanggal natin. Hilo natin. Ayun. Tigas niya. Tapos, tinatanggal lang to. Tutuklapin nyo lang yan, guys. Madali lang yan. Ayun. Tuklapable. Oh, yeah. Ayan. Set aside natin yan. Makikita nyo yung buong gear. Ayan, no? Pwede nating i-disassemble itong ano, itong gear na to. Pwede natin tanggalin 'yan. May lock lang 'yan sa ibabaw. Bilis lang 'yan tanggalin. Ganyan lang, dalawang ginagamit ko lang yung isang star screw tsaka itong Phillips screw. Ayan. Tapos itutulak nyo lang siya ng ganyan para bumuka yung lock. Pahirapan lang tanggal nito, guys. Pero madali lang yan. Ayan, yung lock. Set aside natin yan. Tapos, meron siyang maliit na gasket dyan, na bakal na gasket. Tatandaan nyo, guys, yung mga gasket na tinatanggal nyo kasi hindi sila pwedeng magkapalit-palit. Pag nagkapalit-palit yan, ang tendency, hindi magiging smooth yung pag-crank nyo nitong lever nyo. Yan. So, itong medyo manipis na malaki yung butas. Diyan lang sa ibabaw yan. Tatabi nung lock. So, tapos ito pala, natatanggal lang to. Binubunot lang to. Yan. Maliit. Tapos sa ilalim yan, tinatanggal lang din yan. Binubunot lang din yan. Bubunotin natin. Tigas ah. Ayan. Tandaan nyo lang, guys, yung arrangement. Mas maganda habang dinedesassemble nyo, pinipicturean nyo muna para meron kayong basehan pag binalik nyo na. Ganito siya. Ayan. Okay. Tapos, yung gear na to, kasi natanggal na natin yung lock sa ibabaw, mabilis na lang yung tanggalin. Ganyan lang yan, guys. Itaktak mo. Tanggal yung dalawang gear. So, dalawang gear yan. Yung isa kasi yung high speed tsaka isa yung low speed. Ayan. Tapos, sa gitna, meron siyang plastic gasket. Linisan natin. Okay. Isa pa. Yan. Tapos, isang importanteng hindi pwedeng magkabaliktad, guys. Ito, mapapansin nyo. Meron siyang nakalubog siya. Sa kabila, hindi pantay lang yan. Oh. Yung kabila, may lubog. Ito dapat yung nasa ibabaw pag ibabalik nyo na siya. Ito yung may plastic, diba? Tapos ito rin yung kabila,
Meron din siyang lubog sa kabila, pantay. Ayan. Ganito dapat siya binabalik, ganito, nakaganyan. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwede kasi hindi gagana yung pag-switch mo ng gear. Well, gagana siya pero mahihirapan ka, matagal siya mag-ano. Matagal siya mag-switch timingan. Pero dapat ganito yung proper niyan eh. Yan. Yan, okay. Tapos ito, pwede itong tanggalin, itong housing tsaka itong lever. Mayroon lang siyang ano diyan, lock. Meron siyang dito, guys, oh. Para siyang square bar na maliit. Ayun, oh. Pinubunot lang 'yan. Tapos matatanggal mo yung punutin natin. Ayan. Tapos picturean nyo, guys, ah, bago nyo i-disassemble yung lalo dito banda sa may lever na to kasi medyo tricky yan. Meron siyang dinidiinan dyan pag binabalik eh. And then tatanggalin nyo yung gasket or spacer. Mapapansin nyo, guys, magkaiba yan, makapal to. Tapos meron siyang awang. Yung nasa ibabaw manipis silang, pantay lang siya. So, hindi siya pwede magkapalit. So, kung ibabalik nyo siya, dapat nakaganyan. Yung awang sa ilalim. Ito. Sa ilalim yung may lubog. Tapos, pwede nyo itong, ano, may lock dyan sa ilalim, yung parehas nung lock dun sa kabila. Pag tinanggal nyo yun, mabubunot nyo to. Yun. Yun lang yun. Kung ibabalik natin, basayan nyo lang yung nakaraan na video, replay nyo lang. Tapos tingnan natin tong spool, baka may problema, pero maliit na kasi yung mechanism nito eh, konti lang. Ayan lang siya. Ito yung clicker, guys, yung maingay. So clicker. Tapos ito yung spool na wala namang issue, wala naman siyang ingay, tahimik siya. Break na natin to, wala namang issue dito. Ayan, guys, walang issue dito. Tapos balik natin to bago yung square bar na maliit. Ito muna yung spacer. Ayan. And then itong square bar na maliit na to. Talaga ipasok na ito, guys. Usually ginagawa ko dyan, nakaabak lang ito dyan eh. Tapos itutulak nyo yung spring sa ilalim. Oops.
kasi medyo tricky. Abang, tapos tulak. Yun, pasok na. You know. You know. Ayan. Yes. So kung ibabalik nyo pala siya guys, kung ipapasok nyo siya, kailangan nakapindot ito. Pindutin nyo yung low gear. Dapat naka low gear para umangat yung spring. Mas mabilis siyang makapasok. Yun. Tapos pasok natin itong malaking gear. Ayun, pasok. Kailangan yung square bar na maliit, pumasok siya dun sa parang gap. Kasi mapapansin nyo, meron siyang, di ba ito, may parang daanan siya dyan. Yung square bar, dyan yung pumapasok. Tapos ito rin. Ayun, pasok niya lang siya dyan. Tapos lagay na natin yung spacer. And then itong lock. Tulak niya lang siya ng ganun. Yun o, pasok. Ganun lang siya guys. Tapos ito, itong gear na to, pinapasok na, hinahabol na lang yun dyan. Pasok lang siya ng ganun. Tapos ganyan ito. Siya pwede magkabaliktad guys. Natandaan nyo yung ano. Ito meron siyang bukol sa taas. I mean ito. Ito bala, pantay lang siya. Pero square yung shape niya. Pasok siya doon. Kasi square yung shape doon sa ilalim. Ayan. Pag pinasok niya yan, meron siya dapat na ganun. No? Nakalabas yung parang extension ng tubo sa ano. Ayan o. No? Dapat ito nakalabas ito sa ibabaw nito. Ayan o. No? Swak. Tapos lagay na natin yung ito guys. So kung ibabalik nyo to, kailangan itong dalawang lock naka salpak na dito. Ganyan. Tapos bago nyo siya ipapasok dito, makita nyo parang H yung shape nya na butas. Kasi meron siya ditong daanan niya, no? Sa kabila pa dyan. Isushoot mo dun yung H na yan. Yan. Tapos, nakaabang lang siya na ganyan. Iatras nyo ngayon itong lock dun sa butas na ano. Dun sa lalagyan niya. Tapos yung isa pa. Iatras nyo. Yan. Tingnan niyo guys kung paano siya gumagana. Yung auto reverse niya. Yung anti-reverse pala, anti-reverse. Ayan. Tapos ilalagay niyo to. Ilalagay niyo yung lock. Ayaw magpakuha sa akin. Wala akong kukuha. Ayan. Nakangawit pala to guys. Oh, ayan. Shoot sa dyan oh. Tapos papalik natin yung tornilyo. Ito yung Phillips screw.
Yun. Yun siya guys, Ayan, sumasabit na siya. Kanina hindi gumagana yung auto lock niya. Ayun, hindi na. So, one way lang siya. Clockwise lang lagi. Hindi siya pwedeng i-reverse ng ganun. Kailangan nagla-lock siya. Okay? Ayan. For the sake of demo lang yan guys, yung pag reassemble natin. Pero gagawin ko kasi dapat is lalagyan ko yan ng mga langis or ano, yung real grease. Okay. Tapos next, ito. Itong bearing na maliit. Na nakalagay siya dito. Oops. Dito. Ayan o. Okay. Lalagay siya dito. Kailangan pasok siya yan. Tapos mas madali pag dito guys, actually. 'Di ba H siya, parang H. Well, ito yung parang H. Kailangan ipasok niyo yung ano yan, yung ano. Pasok niyo yan diyan. Mararamdaman niyo naman yung guys pagpasok mo. Ano. Tapos, ilagay natin 'to. 'Yun. Shoot na siya doon. Pero bago 'yun, kailangan nyo muna ang takpan yung gear para hindi pasukin ng ipis. Yan. Philip na maliit. Okay. Tapos ito. Ilagay muna natin yung bulitas. Baka mawala. Yan, shoot dyan. Tapos ilalagay nyo na ito guys. Baliktad, ganito dapat. Tulak, and then tulak pataas. Makikita nyo yung bulitas dyan. Oh. Ayun. Oh. Tapos hawakan nyo siya lang guys. Hawakan nyo siya. Tapos pasok nyo na siya dito. Pag nakapasok mo siya dito, ito sa kanya na ilalagay ano to. Yan. Kasi pag inuna niyo to, hindi to makakapasok. Or ito muna, ito muna. Para hindi siya. Okay.
Ito na siya, guys. Okay, guys. Oh. Hindi siya bumabalik. Okay. Ganoon lang, guys, yung pag-disassemble nito. Ayun. Basta, guys, bago nyo i-disassemble or bago nyo tanggalin yung mga spare parts sa loob, kailangan yung picturean para meron kayong reference na babalikan. Okay? Ayun. I-disassemble ko dito para talaga malinisan ko na maayos. Okay. Thanks for watching, guys.